So, ayan, magandang hapon sa inyo lahat. Pag mamadali ko, nakalimutan ko tuloy yung ipapagawa ko pang barred band tsaka ito. Ano, para makuha to, kasi bukas, kukunin na to nung may-ari niya. Kasi naipangako ko, kasi ma-assign kasi siya sa ibang lugar. Kaya kailangan gawin ko kaagad to para madala niya. So, ito na nga, nagmamadali ako makuha to. Kasi bukas na yon. Hindi ko alam kung anong oras bukas, pero kailangan. Ngayon, parang first time nyo lang ako makikitang magbubuo ng mismong isang first time ko lang ipapakita sa inyo na magbubuo ako ng isang irrigan mismo, isang conversion. So, tatanggalin lang natin tong tape niya. Kasi ito, label ko to para guide sa paggawa nila sa shop. Alam nila kung alin yung ibabaw ng tubo at alin yung ilalim. Kaya nilalagyan ko po nito, sinusulatan ko yung down and then yung up. So medyo magulo na dito sa ano. Ito pong airgun na ito, ito receiver na to. Para ito dito. So ito po yung airgun. Parang ito, hindi naman siya shotgun style, pero malapit na doon. So, tanggalin muna natin itong, so, tatanggalin pa ito. Tatanggalin lang natin mabilis. Try natin kung ano yung mas madaling tanggalin. Yung unahan o yung likod na front side. Kasi naipangako ko, last week pa to eh. Ngayon lang nabuksan. So yan, tinanggal ko na. Ibalik natin ulit. Kasi baka mawala pa. So, ibalik ko muna and then mayame. Papakita ko mismo sa inyo kung paano binubuo. Kailangan tanggalin muna natin yung barrel. Buksan natin yung electric. So ito, first tatanggalin natin yung barrel. Yan. Para makagawa tayo dito, makagalaw tayo. Maliit na alin ng wrench. Ayaw gumalaw. Gano'n ba kaliit ito? Baka yung sunod. Ito sunod. Ayan. Hindi talaga. Ito talagang maliit. Yun. Napakulit din. Ayan o. Kailangan natin ng ganyan po, pag hindi natin masyadong mahawakan yung allen wrench, lagyan natin sa vice grip. So ayan na, sumama na siya. So ayan, natanggal na. Ito ngayon natin siya dyan, medyo magulo na. Maganda sana nga nito eh, kung tanggal nito eh. Kaya lang, hindi na natin tatanggalin kasi okay pa naman yung o-ring niya. Talagyan natin niya ng grasa. So, ito pala, wala siyang ito. Tignan natin ito.
Okay, okay naman siya. Pusa natin. Kasi hindi papasok. Yan. Yan. So, sagad na. Ayan. So, isusukat natin siya dito. Kasi dyan siya papasok eh. So, ayan. Estimate natin. Dapat medyo malakas din yung spring. Ganyan siya. So, hanggang dito. So, hanggang dyan. Lalagarin ko lang to. Mabilis lang to. So ayan, sabi ko sa inyo, mabilis lang. And then, pakinisin natin ng konti. Ano ba yung ating tikil? Ayan, ito, ito. Pantayin natin siya. Ayan, kita nyo, kinitikil ko para pantay. Kahit paano, smooth siya. Kahit naman di mo gawin yan, okay lang. Kaya lang, magaspang. So, ayan, butas naman siya dito. So, okay lang. Try natin siya. So, ayun. Medyo matigas pa rin. Yan. Ngayon, dapat dito, may lubricant. May mga grasa. So, lalagyan natin siya ng grasa. Kaya, ito na yung grasa. Lagyan na rin natin dito. Yan. Kita nyo yan. Kinakalawang siya. Oh. Kinakalawang. So, kailangan kahit paano, may grasa yan. Tapos yung o-ring para maprotektahan yung hindi siya ma-damage during papasok sa kanya na yung sa receiver niya. So, ito. Ito yan. Ilalagay na natin. Dapat nga ito nakagato para medyo maaluan. Ngayon, gusto ko lang maipakita sa inyo paano ko ito binubuo. Yan siya, medyo kailangan make sure na hindi siya sasala sa tray. Yan, maaluan. Ipasok. So, freely pumapasok siya. Para, ibig sabihin nun, hindi siya singhal. So, okay yung so, yan. So, tama-tama, konting higpit lang. Yon. O, yan. Sakto na ba? So, okay na. So, tama-tama. O, tignan nyo. Pagkagawa. So, gagawin natin dito, sunod. Lagyan natin ang gauge. Ito. Ayan yung gauge. And then, lalagyan natin siya ng teflon. Yan, lalagyan natin ng teflon yung gauge. Puputol, mauna yung teflon. Pag naglalagay po kasi ako ng teflon, medyo mahigpit. Kasi mananabog lang yan kapag malubay. Mananabog lang yan habang hinihigpitan mo. So, kailangan medyo mahigpit ang paglagay ng teflon. Kaya pag ganito, nalokal yung teflon nyo, yan, napuputol. Eh, maputol man yan, okay lang. Kasi, palaman lang naman yan. Ano lang yan, para sealer siya ng thread. Sealer. Yan. Okay. So, after malagyan ng teflon, yan, pwede na natin siyang ikabit. Dito sa offset natin. Yan.
Ganun din, sa pagkakabit ng may thread, kailangan siguraduhin natin hindi singhari. Ayan, naipasok ko na ng kamay, malalim na. So, medyo mahigpit na siya dahil doon sa teflon. Ngayon, ito na. Higpitan natin siya gamit yung ating adjustable wrench. Ayan, tapos dyan nyo, mga ano yung pakiramdam ninyo kung kailan dapat ihinto yung ano, tamang higpit lang kasi ano lang to. M10 lang siya. Ayan. So, ganoon. Dito ang hawak. Huwag nyo hawakan sa dulo kasi mas malakas ang pwersa nun. So, dito lang. Dito lang nga kaya ng putulin yan. Kaya, dito lang mahawak ng wrench. Lalo na pag ganitong maliit yung tithread mo. So, nakalagay na. And then, sa regulator tayo. Regulator natin is 1,800 PSI. So, kung ilalagay natin dito, is 1,800. Tingin ko, sa limpad yan. Kasi, 0.22 lang yan. Kung 0.25 yan, okay na sa, okay na tong 1.8. So, ibuksan natin yung regulator. Pakita ko sa inyo. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko dyan. So, ayan. So, ayan. Wala na siyang bolt. Wala na yung allen bolt na. So, tatanggalin mo siya. Ito, papakita ko maigi. Tatanggalin mo siya. So, ayan. Ingat lang. Baka mahulog yung spring at saka yung ano, ayan, nasa loob po yan. So, ngayon, hilain mo to. Yan. Makikita mo dyan, kung bibilangin mo, dalawa, apat, anim, and then dalawa ulit. So, huwag kang magbabawas dito sa taas. Kasi dalawa na nga lang sila. Ang babawasan mo, para maging 1-2 siya. Yan. Babawasan natin yung dalawa. Ang babawasan mo ito. Yung pangalawa, yung apatan. Tatanggalin mo yung isa. Ayan. Ayan. Binawasan ko ng isa. Ayan. Then, ibalik natin ulit yung dalawa. Ayan. Ibalik natin ulit yung dalawa dito. Ayan. Then, isuksok natin. Ayan. Mabilis lang to kasi ahaba yung tutorial na. Ayan. Ngayon, lagyan mo lang langis. Silicone oil. Ayan. Lagyan mo siyang silicone oil para yan, lubricate nyo. Lubricate yun. Ngayon, ito naman, ito na yung spring at saka yung itong kanya seal na. Ngayon, ganito yung gagawin natin dyan. Una mo, ipapasok to dito para hindi ka mahirapan. Ah. Una mo, ipapasok yan dyan and then yung spring. Yan. After nyan, isara mo na. So, ayan. Sarado na siya. So, ibabalik natin yung allen bolt. Ayan. Dandaan lang. Baka mahulog. Mahirap maghanap. Lalo pagka, ayan. Ayan, nahulog na nga. Nahulog na nga. So, ito lang siya. Nahulog na nga. Buti. Hindi damuhan yan. Kung may damo dyan sa baba, mahirapan tayo. So, so, balik tayo. Ito tayo. Hawakan na natin ito para mabilis at sure yung pagpasok. Ayan. Huwag nyo muna hikpitan masyado kasi baka kailangan pang galawin yan. Ayan. Tamang hikpit lang. So, ayan. Mas madali pagka nandito yung wrench. Ayan. So, ngayon, lalagyan natin siya ng o-ring na tama para sa kanya. So, titingin tayo ng o-ring dito. So, ayan, maghahanap tayo ng o-ring. Hanapan ng o-ring. Hanapan ng o-ring na mas nababagay sa kanya. Diyan ka muna. Medyo mataba po kasi o-ring nito.
Hindi pwede dito yung payak kasi sisigaw. Wala rito. Wala sa rito. Try natin dito sa isa. Ito dito, alam ko meron dito. Tignan natin kung alin yung mas mataba. So, parehas lang. Oh, parehas lang. So, okay na siya. Okay na to. So, susukatin natin ng ganon. Tingnan natin, dapat mas angat siya kaysa sa thread. Ayan. So, okay na siya. Lagay natin siya dyan. Ito po ay, disclaimer lang. Para doon sa mga baguhan, doon sa mga gusto pang natuto, yung mga veterano na dyan, di po kayo kasali. Mas marunong pa kayo kaysa sa akin eh. Kaya, hindi kayo kasali. Ito lang mga nag-aaral pa lang. Yan. So, kita nyo yung o-ring niya. Ayos na ayos. Litaw na litaw, di ba? So, ayan. Nalagyan din natin niya ng grasa. Basta o-ring na, parang hindi ma-damage siya along the process yan. Ito rin, para doon sa mga bumibili ng conversion set, tingnan nyo maigi kung paano binubuo. Para pag nagbubuo kayo, may konti na kayong guide. So ayan, meron na siyang Ngayon, dito naman tayo. Ilagay muna natin yan, set aside muna. Then ito, since galing ito sa shop, kakapain nyo yung labi nito kasi dito papasok yung o-ring. Titingnan nyo kung matalas. Ito naman, hindi naman siya matalas. So, pwede na siyang diretso na siya dyan. Yan. Ito po, isang buong ear gun. Itong binubuo natin, ha. Hindi. Yun, nahulog na nga. Yan. So, na siya. So, kailangan natin gumamit ng wrench para higpitan kasi siya. Medyo ilalagay natin siya sa gato so magagasgas siya ng konti itong pintura kasi hindi rin kakagat dyan kung ano. And then medyo magkakaroon ng gasgas to kasi hindi siya sagad, kung mapapansin nyo. Ayan o, ayan ay galing sa shop, hindi mismo ayan, makina na po yung gumawa nyan, kaya punin natin yung dalaw sakit yun. Makina na po yung gumawa niya, tsaka tornero na. So, may konting problema. Hindi siya sagad na sagad. Pero tayo na lang ang lalagyan natin doon sa gato. Isasagad ko to. Ayun, sandali lang naman po 'yon. Isang ikot lang. Isang ikot lang siya. And then ayan, nasa side yung kanyang gauge, sa ilalim yung lagayan ng yung quick fill niya nasa ilalim. So mamaya gagawin natin ang paraan niyan. So sagad na yung fit niya. So, tatry natin. Try natin kung may magagawa pa tayo ibang position.
So yan, ginawa natin ganyan. Sa ilalim yung gauge niya, tingnan natin kung tuwid. Parang hindi pa tuwid. Parang ano, lampas. Yan. Nasa ilalim, pero parang hindi sentro-sentro. Sentro na. Sentro natin. Yan. Ayan, sentro na. Sana huwag magbago. So, ayan po. So, ngayon, after nyan, ito ng tank. Oh, makikita nyo, isang buong ganyan, ginawa ko na yan. Ito yung tank na. Ayan. Bibilisan ko lang kasi ako na magkikeng ko, hindi ko na i-edit yan. Kasi, para kita nyo lahat. Ayan, papasok na natin. So ayan, kinakabit na natin yung tanke. Kagaya na sinabi ko sa inyo, lahat ng parte na may o-ring, lagyan nyo ng grasa. So ito, may o-ring din to. Yan naman ay lagyan mo lang sa isang parte. Yan, sa, yan. Pag habang iniikot, nakakalat na yun. So, ayan, tuloy natin. So, ayan, kita nyo, napisa na yung grasa. Kaya palagi tayo may basahan, pagmunas nito. So, ayan. So, ayan, okay na. So, ngayon, titestingin natin siya. Ayan na. Pangayon lang natin, mahilis yung cock. Ngayon, ikakak natin siya ulit. Titestingin natin siya. Lagyan natin siya ng hangin kung walang leak. Kelly, may ginagawa ka? Eh, ano mo nga sa akin to? Ihabol mo lang. So, ayan. Bubombahan na natin siya. So, ito, bubombahan natin. Na tayo. Itestingin natin kung may leak. Lagyan natin yan. Ang singaw hanggang 1,000 PSI. Ngayon, i-check naman natin itong parte ng offset. Ayan, kasi tig-weld yan. Tig-weld siya. Dapat masure din natin. Ayan. Masigurado rin natin na wala siyang leak dyan. So, ayan. So, wala naman ibang singaw. So, ito siya. Ang nilagay natin sa kanya, oh, ito, 1,000 PSI. And then, output niya, 1,200. So, dadagdagan natin, 1,000 PSI, gagawin natin 2,000.
Ayan ah, 2000 PSI ang laman niya. Ayan siya. Ah, and then yung output niya, ah, gaya na sinabi ko, 1200. Ngayon, aalisin natin yung kasa niya. Kasi hindi pwede iputok yan ng ganyan, masakit yan sa kamay. Kasi wala siyang, wala pa siyang barrel. So, ayan, tandaan. Ayan, hindi na siya nakakap. Ngayon, ilalagay natin yung barrel niya. Na-diretso. Ayan. Okay. So, kasi kaya kailangan alisin. Huwag nyo kakalimutan yung pagka-cock niya. Kasi ito yung bolt action siya. Ito yung trigger niya. Pag nadagi mo yan, tututok yan. It's either magugulat ka or masasaktan ka kasi mataas din po yung output na 1200. Masakit din sa kamay yun. Ayan. Yan, kagaya nung ginawa natin kanina, kailangan nasa 5-3 yan. Para makikita mo maigit. Ayan, kita na natin siya maigit. Mas maganda to, nasa gato. Kasi medyo anong barrel nito, unstable ito. Kaya kailangan mag-fit ang tornillo rito. Ayan, and then so ayan, mag-fit na siya. So ayan, tama-tama siya. Ngayon, itong dito, since walang gaanong budget yung may-ari nito, lalagyan na lang natin siya ng spacer. And then, babalutin natin ng camo tape. Yun yung magsisilb yung barrel band niya. Kasi, yun nga, walang gaanong budget yung may-ari, hindi nga natin na nalagyan ng silencer. So, titestingin natin siyang tutok. Kung may one cap to, one cap lang na. So yan, may one cap siya. Ito siya. So yun. Lakas. One cap pa lang yun. So ito, one cap niya. Tingnan natin yung one cap niya. Oh, grabe. Lakas. Solid na solid. So, yan po. Ay ilalagay na lang natin sa kapon. Tingnan na natin. Ito yung kanyang kahoy. Ang kanyang stock. Kalalabas lang po sa kahon. Yan. Since ano po ito, may repair tayong gagawin. Kasi ito pa yung ano niya. Tapos, ano ko dito, patibayin ko na lang. Tinali na lang ng may-ari pero napakalakas po ng airgun. Ibang-iba talaga. Yung intensity niya, malakas. Kaya, sigurado matutuwa yung may-ari nito kasi nasa military service siya. So, ganyan yan, para naka 4-speed lang ito eh. Naka 4-speed lang siya. So, maiisasalpak natin ito. So, ayan o. So, buong airgun talaga, binuo natin since, since mag-start tayo. Yan, kaya lang yan. Yan pang isa. Magpuputol pa po tayo ng kahoy. So, hindi ko na ipapakita kung paano puputulin yung kahoy. Ang importante, dito, pinaputok natin. Kita niyo yung ano, pakita mo doon. Ang one cap niya,
pakita mo doon sa halaman, doon sa tatamaan ito. So, ito yung one cup niya. So, yun. Ganun kalakas. Ganun siya kalakas. So, natutuwa yung may-ari nito. Wala siyang singaw at saka... So, yung mga isa-shoutout ko, wala akong listahan. Okay, sabi ko kayo. Wala rin dito. Nandito lang, si Sir Harold Vidal. Ngayon, itong may-ari nito, hindi ko na ano. Ayan, natatanda ko yung dalawa. Si, ito. Sir Barcival. Tsaka sa nga pala, sa aming MDRRMC, si Sir Engineer Morales. Shout out po sa iyo, sir. Salamat nun sa pagtitiwala yung tapos na irigan mo. Si Sir Barcival. At saka itong isa, si Lieutenant Madriaga. Yan, nasa taas yung irigan nilang dalawa. Yung nasa pinaka-dalawa magkasunod. Yan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Hindi ko na ipapakita kung paano puputulin yung kahoy. At yan, pinakita ko na sa inyo kung paano buuin yung isang akin ng birth na irigan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At kita-kita po ulit tayo.